Von Pesumal, delikado ang lagay. At Hinebra, good news. Twice to beat ngayong Commissioner's Cup. Sa lahat nga ng mga bagong players ngayon ng Barangay Hinebra, ay tanging si Von Pesumal na nga lang ang hindi nakakapagpakitang gilas para sa koponan ni Coach Tim Gone. Si Jamie Malonzo ang pinakamaswerte sa lahat dahil salpak agad ito sa starting 5 ng Hinebra dahil sa energy at athleticism na naibibigay nito sa kanyang koponan. Si Jeremiah Gray naman ay unti-unti nang nailalabas ang laro kahit pa kakagaling lang sa ACL injury. Pero pagdating nga kay Pesumal na walang nararamdamang injury ay hindi pa rin may labas ang laro. Ayon nga sa mga source ay nakukulangan nga ang Hinebra coaching staff sa ibinibigay ni Von Pesumal. Hindi nga daw nito naaabot ang expectation sa kanya kaya hindi ito nabibigyan ng playing time ni Coach Tim Cone. Para sa akin mga chong, ay hindi talaga madali para kay Pesumal na ibalik ang kanyang kumpiyansa sa paglalaro. Dahil ilang taon nga itong ibinuro sa bench ng San Miguel Beermen. Kaya naman, nawala nga ang kumpiyansa nito at tiwala sa sarili at hirap nang mailabas ang kanyang laro ngayong nasa Hinebra na ang nasabing gunner. Ayon pa rin sa mga source, ay mas lalong ang mawawala ng playing time si Von Pesumal once na maging 100% healthy at makuha ni Jeremiah Gray ang sistema ng Hinebra. Kaya naman, delikado nga ang lagay ni Pesumal at posible pang ma-trade ng Hinebra kung hindi mag-i-improve ang laro nito. Para sa akin mga chong, ay playing time lang talaga ang kinakailangan ni Von Pesumal para maibalik nito ang kanyang kumpiyansa sa paglalaro. At dito naman tayo sa isa pa nating balita, Hinebra Good News, twice to beat ngayong Commissioner's Cup. Ito nga ang Barangay Hinebra mga chong ay ang isa sa mga koponan na nagkakaroon ng winning streak ngayong elimination round at mayroon nga ngayong 5-2 win-loss record. Kaya naman, mas lumalaki nga ang tsansa ng Barangay Hinebra na makakuha ng twice to beat advantage. Ayon nga kay Coach Tim Cone, ay ang target nga nila ngayong elimination round ay masecure ang twice to beat advantage dahil masasayang nga daw ang kanilang pinaghirapan sa buong elimination round kung malalaglag sila sa quarterfinals ng isang talo lang. At kung mayroon nga daw silang twice to beat, ay may pagkakataon nga daw silang makapag-adjust sakaling maisahan sila ng kanilang makakatapat sa quarterfinals. Sa ngayon, ay malaki talaga ang chance ng Hinebra na makakuha ng twice to beat advantage dahil tinalo nga nila ang Magnolia Hotshots at Bay Area Dragons. Kaya naman, pupwedeng tumapos ang Hinebra ngayong elimination round ng number 2 sa standings, pupwede ding number 1 kung matatalo ng kahit isang beses ang Magnolia Hotshots. Sa ipinapakita ng Barangay Hinebra sa kanilang mga nakalipas na laro, ay naniniwala kung kakayanin nilang makapag-advance sa semifinals dahil nandun na nga ang kanilang team chemistry at lumalabas na nga rin ang kanilang full potential. Lumalabas na nga ang laro ni Jamie Malonzo at iba pa. Pero para makasigurong makapag-advance ang Hinebra sa semis, ay kinakailangan nga nilang makuha talaga ang twice to beat advantage. At para makuha yan, ay kinakailangan nilang may panalo ang kanilang mga natitirang 5 laro. Sa ngayon, ay magkakaroon nga ng long break ang Barangay Hinebra dahil ilan sa kanilang mga players, kasama na si Coach Tim Cone, ang magre-represent ngayon para sa Gilas Pilipinas. At sana nga lang ay hindi magbago o mawala ang momentum ng Barangay Hinebra dahil sa kanilang napakahabang pahinga.